mga kalab, good morning. At ito na po, kumpaksyon ng ating baktiling. Ayan, nagkukumpak po tayo. Nagkukumpak po tayo ng ating slab. At kinabitan po natin ito ng malaking roller. At mga karot, bago nga pala natin ito kumpakin, siyempre nagtubig tayo kasi tinitingnan din ang moisture niyan. Ang moisture niyan, dapat nasa rin siya ng 5 to 8 ang range po ng tubig niyan. Kaya obligado po tayo magtubig tinadamihan bago natin kumpakin yan at ipatutuyo. Then saka natin paladaanan ng kumpak ng mga makinarya para maaging maayos ang compaction result nito, dahil meron tayo dito field density test at ipakikita ko sa inyo mamaya pagka kami nag field density test. Kaya po yan, obligado po nating panayin ang pagtutubig niyan. Tulad na nakikita nyo, mas mahina, mas maganda, marami. Then para hanggang ilalim ay may masinit ng tubig at napakaganda ng resulta ng compaction niyan. Yeah po guys, at tuloy po tayo sa ating panonood ng ating compaction work ngayong araw na ito. At ayan, basang-basa talaga ang lupa. Pinasa talaga dahil para siguradong pumasa ito sa pagtitesting. Pag ang rate po ng FDT at nagbaba ng 95, bumawa ng 1.9, 2 points, ganyan, fail po, fail 95 to 99.99. Even pagka nag-read kayo ng 100 perfect o 101, fail po yun. Ibig sabihin, may tinamaan tayong bato doon kasi ito po ay backfill materials lamang. Yan guys, at kung makita ninyo, tuloy lang muna pagtutubig at mamaya kukumpake na yan. Guys, oh. Ayan na ang ating roller na malaki. Ayan, oh, lakas ng vibration talaga. Parang intensity 7. Yan guys, ang pampinali natin gagamitin diyan para ang compaction natin ay napakaganda.
At dito naman, itong kabila, tingin nyo guys, tuloy naman itong ating maliliit na roller dito. Hindi pwede dito yung malaki dahil tatama ng ating mga puting. Kaya ginamitan po natin ito ng maliit at ngayon po may testing tayo. Ayan guys, kung makita nyo ang ating roller na medium at ito yung small. Small, medium, and large. Yan po. Small, medium, and large. Yan po. At tuloy po ang ating compaction at meron po tayong testing mamaya dito sa area na ito. Phase 1 at phase 2. At mangyayari, didireksyonan nila itong pagbabackfill dito para isang sabayan na sabayan. And guys, ayan guys, so kita nyo, nakalabas pa ang mga pundasyon natin. Pero doon sa kabila, nakataklob na yan dahil may third layer na tayong ilalagay dyan. At kinamitan na po natin ang malaking compactor. And guys, at kung mayroon kayong mga katanungan, mag-comment lang. Ayan, ito nyo, makinis na. Ayan, babibrate dyan. Kaya ang ganda yan ng isla po. Makinis na siya, oh. Ibig sabihin, napakaganda ng compaction pagka makinis na yung ibabaw. Yan po ang purpose ng magandang paglalagay ng tubig. At hanggang dito sa gilid, pumapasok na siya para okay. Tingnan natin dito sa labas na ito. Ayan. Bara. Ayo ba. Maya ji. Oh. Lasim jua ada. Gusu. Mapi gusu. Ayo put jua. Turap open turap badin jua. Ayo. Ciamur turap. Turap. Ayo put ada put. Ayo ba. Lagau. Mur. Dek, sabar. Mur. Okay. Okay, so, makinis na. So guys, atin nyo, nakataklob na yung mga ano, kaya maluwa ng magbackfill dito, wala nang pangingilagan, pag isa pang patong, diretsuhan na ang pagkukumpak nyan. At syempre mga karo, pagkatapos po natin ng kumpakto na yan, at ayun po itinumpak natin kanina ng mausay, ay syempre meron tayong building, at ito na nga, nagkaroon kami ng building CTS, kung saan natapos namin na magbackfill, ayan, at kailangan po natin ma-reach ang minimum po niyan ay 95 to 99.99 ang magiging reading ng FDT test po natin. Yan po ang allowed dyan dahil yan po ay backfill material at ang dip po natin dyan na ginamit ay 30 dahil ang ating layer ay every 30 cm. Pero isang magandang tip guys para sa allowed testing, ang sure kung 30 ang depth ng thickness nyo, ang ating i-required na depth dyan pag nag-testing ay at least 27 or 28 para hindi ma-reach yung kalambutan. Ayan guys, at salamat po sa panunod.